Headlines News Blast. Davao City Mayor Sara Duterte tatakbo sa pagka-presidente ayon kay Congressman Salceda. Mayor Sara dapat munang makapasok sa National Political Party bago makatakbo sa national poll. Headline. Susunod na desisyon ni Mayor Sara tiyak na makakaapekto sa political landscape sa 2022 ayon sa PDP Laban. Headline. Commission on Elections re-resolbahin ang mga petisyon laban sa COC cancellation bago ilabas ang official list ng mga kandidato. Headline. Pangulo Duterte inikayat ang COMELEC na payagan ang limitadong in-person campaigning. Headline. Formally ipakukulong kung hindi magbabayad ng taxes ayon kay Pangulong Duterte. Headline. Senator Lacson inimok ang pamalaan na madaliin ang EUA para sa epektibong COVID-19 pills. Sports News PDA pinagaan na ang requirements para sa PhIL foreigner players. Headline. At sa ating balitang showbiz, singer-actor na si Ronnie Liang kinumpirmang bahagi na siya ng PNP Advisory Council. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang tanghali, Pilipinas. Ngayon po ay araw tayo ng Miyerkules sa ating petsa, ikasampu sa buwan ng Nobyembre taong 2021. Kami po ang inyong mga magiging tagapagbalita. Ako si Tony Cuevas. At ako naman po si Val Divina Gracia. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Detalye ng ating mga balita, tatakbo si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagkapangulo sa 2022 election. Ito ay giniit ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda batay-aniya sa kanilang mga pag-uusap ng presidential daughter. Ayon kay Salceda, huli niyang nakausap si Duterte Carpio isang oras bago ang pag-atras nito sa mayoralty race. Sinabi ni Salceda, suporta ang veteranong mambabatas at ekonomista na si Albay Representative Salceda kay Mayor Inday Sara bilang susunod na pangulo ng bansa. Ayon kay Salceda, nakatrabaho na niya ang nakababatang Duterte sa local level nung gubernador ito ng Albay at napahanga ito sa trabaho ng local chief executive. Kung pagbabatayan raw kasi ang track record ng alcalde, makikita na marunong ito sa paggamit ng pondo o resources. Sunshine News Blast. Hindi maaaring tumakbo sa national poll si Davao City Mayor Sara Duterte sa ilalim ng hugpong ng pagbabago. Ayon Commission on Election o COMELEC spokesperson James Jimenez, regional na political party ang hugpong ng pagbabago ngunit maaari siyang tumakbo bilang independent candidate. Gayunpaman, muli sinabi ni Jimenez na dapat muna mapabilan si Mayor Sara sa political party ng kandidatong kanyang isubstitution na naayon sa Omnibus Election Code ng COMELEC. Kailangan din aniya makapasok sa partido bago ang November 15 ang pinakauling araw ng pag-aayon ng COC ng substitution para sa susunod na eleksyon. Mababati na binawi na ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde ng lungsod para sa 2022 election. Hindi pa nito inanunsyo kung tatakbo sa pagkapangulo o sa pagka-vice-presidente sa bansa sa susunod na halalan. Sunshine News Blast. Tiyak na maapektuhan ang kasalukuyang takbo ng politika sa anumang Sara na bawiin ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde ng Davao City. Kahapon, ginawa ni Mayor Sara ang pagbawi ng COC kung saan ginawa nitong substitute ang nakababatang kapatid na si Sebastian Baste Duterte. Sa payag ni Cuse, aabangan ng PDP Laban ang susunod na hakbang ni Mayor Sara, lalo na ngayong posibleng magdesisyon ito na tatakbo sa national na posisyon. Matatanda na patuloy na lumalakas ang suporta at panawagan ng publiko kay Mayor Sara na tumakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan. DZAR Sunshine Radio Report. Bongbong Marcos malabong madaya sa darating na halalan. Si Almar Ferchuelo sa detalye ng balita. Val, malabong na muling madaya si presidential aspirant
Sigo Panayam ng DZR Distance and Radio Dagupan kay Estrella, sinabi nito na naniniwala siya sa kakayahan ni Marcos na mamuno sa ating bansa at ang pagiging mapagkumbaba. At hindi nagtatanim ng galit ang mga katangian na meron si Marcos, kaya ito nagnunumero uno sa survey. Anya, magiging magandang ehemplo din si BBM sa mga Pilipino dahil sa mga naging karanasan nito bilang isang tao. Na ito, naitanong din Val kay Estrella ang tungkol sa maaring mangyaring dayaan ngayong halalan at baka ito'y mangyari ulit. At narito ang sagot ni Congressman Estrella. Well, palagay ko hindi siya madadaya ngayon sapagkat hindi napapayagan ng taong bayan yan. At yun nangyari kasi nung nakaraan, siyempre iba yung administrasyon, no? At talagang gusto siyang, they really want to bring him down. Pero ito ngayon, nakikita ko, mukhang patas naman ang laban ngayon. At mukhang... Yan, ikapartner.